Ako dito ng mga kasamaan ng ito ay gusto ko man pong mapabahagi na makasama dito. Kaya sinisikbo kahit maulan, nandito po ako ngayon. Matingnan ko kung ano para makadagdag po sa aking kaalaman. Kahit may kapansanan ako, nandito po ako ngayon. Sinisikap ng aking mga kapatid na sinamaan nila ako dito. Ang pangangaral ng mga salita ng Diyos ay pinangasiwaan na kapatid na Israel Solano at kapatid na Emiliano Magduto Jr., mga ministro ng Iglesia ni Cristo. Why the Church of Christ is in our heart. Sa pagdiriwang sa gabing ito, patuloy na pinatutunayan ng mga kapatid dito sa Bicol Region na anuman ang pagsubok na dumating sa kanilang buhay, mamamalagi silang kaisang diwa ng pamamahala sa lahat ng mga aktibidad sa loob ng iglesia at sa patuloy na pagpupuri sa Diyos. Minsan pa itong napatunayan sa matagumpay na pagdiriwang na isinagawa ngayon. Mula po rito sa Distrito Eclesiastico ng Albay, balik po sa inyo kapatid na Olivia at kapatid na Dayan. Kapatid na Olive, kitang-kita po natin at damang-daman natin kung paano pinagandaan ng mga kapatid natin ang grand anniversary ng Iglesia ni Cristo. Opo, kapatid na Dayan, mula Central Luzon hanggang sa Northern at Southern Luzon, nasaksihan natin ang tagumpay ng gawain. Sa pagkakataong ito ay tumawid naman po tayo sa Bisaya. Naroon po ang kapatid na Kalulat Viola sa Cebu City at ang kumustahon ang tanan ng pagkaigsuunan diha sa Dakbayan sa Subo. Malipayong pagsaulog sa kalibersaryo ng Iglesia ni Cristo sa Tibuok, Kalibutan. Narito po ako ngayon sa Cebu City Sports Center at talagang damang-dama ang kasiyahan, katuwaan at kasabikan ng mga kapatid na nakipagkaisa sa pagdiriwang na 115th anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Ang ilan po sa mga kapatid ay amin pong nakapanayam kanina. Bago ang araw ng pagdiriwang, ay nasaksihan natin ang ginawang paghanda ng mga kapatid. Ang selebrasyon ng Iglesia ni Cristo Day dito sa bahaging ito ng Visayas ay dinaluhan ng libo-libong kapatid. Sa grand anniversary celebration ng Iglesia ni Cristo dito sa Cebu ay makakasama ang ilan sa mga kapatid mula sa Bohol. Sa likod ko po ay makikita natin ang isa lamang sa mga barkong ginamit ng mga kapatid patungo dito sa Cebu. Bandang alas 8 ng umaga, nagsimulang magsidatingan ng mga kapatid. Ang iba sa kanila, gabi pa lamang ay nandito na upang isagawa ang paghahanda ng dakong pagdarausan ng pagtitipong ito. Nasa tatlong barko yung ginamit namin. I'm very happy na nakapunta ako dito sa anibersaryo ng iglesia. Ang mga kapatid na nagtipon-tipon sa dakong ito ay mula lamang sa apat distrito eklesiastiko na kinabibilangan ng Cebu North, Cebu South, Negros Oriental at Bohol. Maging ang mga leader ng iba't ibang relihiyon ay nagpahayag din ng kanilang paghanga sa mabilis na pagsulong ng mga gawain ng Iglesia ni Cristo. Nagkaroon po tayo ng pagkakataon na makapanayam sila. Lumalaki yung ano nila, yung group sa Iglesia ni Cristo. Kasi nakikita ko dyan sa nagkakaisa yung ano nila, yung siyempre yung leadership niyan. Because of the dauntless dedication and unquestionable service of the ministers of the Iglesia ni Cristo, we can observe the growth and also dedications of the members to serve and worship the Lord God.
Ang pag-aaral ng mga salita ng Diyos ay pinangasiwaan ni na kapatid na Ben de los Reyes at kapatid na Crispin Florentino, mga ministro ng Ebanghelyo. Yan ang naging pagdiriwang ng ating mga eksuon o kapatid natin dito sa Cebu. Alamin naman natin ngayon ang naging selebrasyon ng ating mga kauturan dyan sa Bacolod. Kapatid na Mark? Malipayon nga ika-95 anibersaryo sa tanan nga mga katapos sa Iglesia ni Cristo. Dalawang araw pa bago sumapit ang pagdiriwang ay nagtungo na kami dito sa Negros, particular na dito sa Bacolod City, ang tinaguriang City of Smiles ng Pilipinas. Naabutan pa namin ang puspusang paghahanda ng mga kapatid dito sa Bacolod para sa pagdiriwang na dadaluhan ng mga kapatid mula sa tatlong distrito eklesiastiko ng Iglesia ni Cristo, ang distrito ng Negros Occidental, Negros del Sur at Negros del Norte. Masaya po kami pagka dumarating na mga ganito mga okasyon sa iglesia, lahat yan kami dinadala ko sila rito para gano'n naman nga ang loob namin yan masaya. Pami-pamilyang nagtungo ang mga kapatid dito sa Panaad Stadium upang sama-samang ipagdiwang ang 95th anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Kahit maagang nakarating sa venue ang mga kapatid ay hindi sila naiinip dahil sinamantala nila ang pagkakataon upang makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Hindi naman alintana ng mag-inang Feli at Elizabeth Lemmer ang malaking halaga ng pamasahe mula sa Estados Unidos pabalik ng Pilipinas, makapiling lamang ang kanilang mga mahal sa buhay sa pagdiriwang. To celebrate the 95th anniversary with my family. How do you feel celebrating the 95th anniversary of the Iglesia ni Cristo with your family, with your loved ones here in the Philippines? Oh, I like it better than... So excited. Bakas naman ang kaligayahan ni kapatid na Virgilio David at ng kanyang buong pamilya sa